Kawawang Arturo. Walang kaalam-alam na iniikutan siya sa ulo ng asawa niya. Yan ang napapala ng mga tumitingin lang sa edad at ganda. I'm really sorry, Art. Kailangan kong konsentihin si Mariano dahil mas malaki ang benepisyong makukuha ko sa kanya kapag maayos siyang nagtatrabaho. Sa akin ka lang, Helen. Basta, susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Kahit anong iutos mo, Helen, gagawin ko. Para rin naman sa atin ito. Oh, nasa na kayo ni Arturo? Paalis na kami ng palasyo. May problema ba? Wala naman, namimiss lang kita. Hindi. Gusto ko lang malaman kung nasa na kayo para makapaghanda kami. Makapaghanda? Negosyo ang pupuntahan namin, hindi party. Well, I just want to give the future president a welcome she deserves. Okay, pupunta na kami. See you. Padating ng Reyna, siguraduhin nyo na maganda ang takbo ng lahat. Art, hindi ko na kailangan maghanap ng campaign manager para sa eleksyon. Ano ibig niyo sabihin? Bakit pa ako maghahanap? Nandyan ka. Kilalang kilala mo ko. Alam mo mga galaw at plano ko. Kaya okay na okay na ikaw ang maging campaign manager ko. What do you think? Art? Ayaw mo ba? Hindi, hindi. Okay sa akin, madam. I will be your campaign manager. I'm always at your service. Thank you. Magandang gabi sa'yo. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Renato, alam kong nakaschedule na ang meeting natin. Pero nagbabaka sakali sana ako, baka pwede natin i-reschedule to bukas. Meron kasi akong magandang ayalok sa'yo. Maluwag naman ang schedule ko bukas. Sige, saan tayo magkikita? Dito na lang, sa bahay ko. Alam mo, wala pa akong kliyente na gusto makipag-usap sa akin sa sarili nilang lugar. Ikaw pa lang. Mukhang maganda yata yung i-offer mo ulito. Ito yung tipo ng deal na mahirap tanggihan. Sige. Siguraduhin mo lang lito na maayos kang katransaksyon. Dahil ayokong nag-aaksaya ng oras. Sa parte ko, Renato, wala kang aalahanin. Ang gusto ko lang din, maayos ang negosyo. Ayoko rin na sasayang ang oras ko. Siya nga pala, Renato. Meron akong isang kahilingan sa'yo. Bukas, sa meeting natin, gusto ko sana eh makapagdala ka ng 100 kilo ng produkto mo. Masyado yatang malaki yan dito at sa kabiglaan. Malaki ang tiwala ko sa'yo, Renato. Bilang isang negosyante, nag-due diligence na rin ako sa'yo. At alam ko na kaya mong ibigay ang lahat ng hinihingi ng kliyente mo. Sinusubukan mo ba ako rito? Hindi, Renato. Hinihingi ko sa'yo ito dahil kailangan ko rin ito sa negosyo ko. Kaya mo ba yung bigay? Oo. COD. Cash on delivery. Walang problema. Kamusta na kay ni Cardo?
Wala naman po kaming problema, Chang. Eh, gano'n naman pala eh. Ako po yung may problema. Bakit? Siguro po, Chang, ang dami ko lang po sigurong iniisip. Ang dami ko pong gustong mangyari. Bakit hindi ka na ba masaya? Hindi naman po sa ganun, Chang. Siguro naghahanap lang po ako ng mas maayos na buhay. Yung hindi lang po sana nagtatago palagi. Alam mo, Alyana, yugto lang yan ang buhay mo. Pasasaan ba at lilipas din yan, maayos din yan. Alam mo, ang Diyos laging nakatingin sa atin yan. Hindi tayo bibigyan ng Panginoon nang hindi natin kaya, Alyana. Kagaya ng relasyon niya ni Cardo, maayos din yan. Sana nga po, Trump. At sigurado ko, pag naayos niyo yan, mas lalong magiging matibay ang pagsasama ninyo. Manager! Tara, kain tayo. Umaya na, hindi pa ako gutom. Haban, kain na muna tayo. Baka lumamig to. Kailigan tayo, manager. Pero lumalagpas ka na. Napakasakit ng ginawa mo sa akin, Cardo. Matapos ng lahat ng pinagsamahan natin, mauuwi lang palang lahat sa ganito. Yana, kamusta si Boss Lito? Tagal na namin siyang di nakikita. Sobrang busy siguro sa trabaho, no? Oo nga. Kamusta ang trabaho ninyo? Successful naman ba yung proyekto nyo? Oo. Pumirma na lahat ng investors, so tuloy na yung project. Oh, ayos na pala eh. Sigurado ako, Alyana. Tuloy-tuloy na yan. Oo nga. Baka mamaya yan, mapromote ka na naman. Tapos, hindi na naman namin kayo makikita. Ang totoo niyan, hindi na ako babalik sa trabaho. Nagre-resign na kami ni Bubbles. Bakit, Alyana? May problema ba kayo sa trabaho? Wala. Wala naman problema sa trabaho. Napag-desisyonan ko lang na mas gusto ko dito lang sa bahay. Mas kailangan ako dito, lalo na may sakit si Lola Delphine. Gusto ko na ako mismo mag-aalaga sa kanya. At isa pa, ayoko na rin nang meron kaming hindi pagkakaunawaan ni Cardo. Dahil lang sa trabaho. Nag-usap na kami, Major. Kasi dahil doon sa mga napadalas namin hindi pagkakaunawaan, nagulat na nga lang ako sa asawa ko eh. Nung bigla siya mag-desisyon. Pero sa palagay ko, mas tama siya. Dahil mas ligtas sila dito. Sinusubukan mo rin ako, Hipolito. Pero kung cash lang ang pinag-uusapan natin, hindi ako mapapahiya sa'yo. Kayang-kaya kong bayaran ang produkto mo.
Good evening, boss. Tinatawag mo na ako. Salvador, Turo. May isang taong pumasok sa kwarto ko at nagnakaw ng pera. Boss, sino naman gagawa sa inyo? Lakas naman ata ng loob niya. Alamin ninyo kung sino gumawa. Kilala niyo ako. Ang ayoko sa lahat, yung kinukuha ang kahit anong pag-aari ko. Boss, may suspecha ako kung sino gumawa nun. Sino sa tingin mo? Isa sa grupo ni Cardo. Cardo, mauna na ako sa baba. Kakamustahin ko lang si General Borja. Sige, Major. Excuse me. Alyana, magpahinga na kay ni Cardo. Cardo, ako nang bahala dito, ha? Ah, tulungan na namin kayo, Aling Maring. Tara. Ayos lang po. Paano mo nasabi yan? Eh, sila lang naman ang bago rito eh. Tagal na natin nagsasama-sama rito. Walang nagtangka. Dahil alam nila kung paano ako magalit at magparusa. Kahit sino pa ang gumawa nito, ang gusto ko, pagbayaran niya ang ginawa niya. Kamisan, tama ka eh. Hindi ko alam kung hanggang kailan to. Kung paano na tayo. Lahat kayo umaasa sa akin. Pati sila na damay. Nasira buhay ko. Pati si Lolo Delpin. Sila Major Basco. Ang buong task force Aguila. Tapos nandito tayo ngayon sa sitwasyon na to. Hindi ko alam paano lalabas dito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mahal. Hindi ko alam kung matatapos ba tayo dito. Kung makakalabas ba tayo dito ng buhay. Kung meron pa ba tayong kinabukasan. Kung makakasama pa ba natin sila Lola Flora. Sila Letlet. Ang buo nating pamilya. Sa akin naman nagsimula ang lahat ng... Dapat nakinig na lang ako sa iyo dati. Sana hindi na ako bumalik sa serbisyo. Di sana tahimik ang buhay natin. Tapos ngayon ang gulo-gulo. Sa akin pa nagsisimula ang gulo. Kaya nahihiya ako sa iyo eh. Kapag nabagtasaltahan kita ng hindi maganda. Kapag nakakagawa ako ng mali. Diana. Sana ko naman mga pagkukulang ko sa iyo at mga kasalanan kung mapatawad mo ako. Isang araw na ako naman yung magkamali. Na magkasala ako sa'yo. Napapatawad mo pa ba kaya ako? Hindi ko alam yung sasagot ko, Alyana. Basta alam ko mahal na mahal kita. At hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko.
Handa ko lulunin kahit ano. Kahit matapakan ang pagkatao ko. Dahil sobra kitang mahal. At para sa akin, hindi ba siya ng isang kasalanan? Para kalimutan kong lahat ng pagmamahal mo at kabuti ang nagawa mo sa akin. Walang makakapag-iwalay sa atin, Alyana. Dahil hindi ako papayag. Dalawang beses ako sumumpa sa Diyos. Namamahalin kita habang buhay. Kaya kung dumating na magkakasala, uunawain, patatawarin kita. Dahil ganun kita kamahal. Basta ang hihilingin ko lang sa'yo. Na huwag mo kong iiwan. Hindi ko kayang wala ka. Mamamatay ako, Alyana. Mamamatay ako kapag iniwan mo ko.